Apo, Soni, Jesus, kami ay kukupin. Akitin ang puso namin ng rasya mo'y kamtin. O Kristo'y tingin aming panalangin. Lagi nga tayo'y nagkakatipon sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipag-isa ng Banal na Espiritu, naway sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Ang banal na puso ni Jesus, ang dakilang tanda ng wagas at walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao, lalo na sa mga nalalayo at nagkakasala. Atin ding inilalaan ang araw na ito bilang araw ng panalangin para sa ikapagpapabanal ng mga kaparian. Isama natin ang ating mga panalangin sa banal na puso ni Jesus na kanyang laging ilapit sa kanya at gawing matapat ang mga obispo at ang buong kaparian. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin po sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Pabori sa Diyos, pabori sa Diyos sa kaitaasan. Sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulundania. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinanguni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kapuri, Panginoon Diyos, Hangin ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoon Jesucristo, Lugtong na anak, Panginoon Diyos ko, I'm sorry.
sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklong sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang ang Hesus Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kanakinaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalub mong sa pagpaparangal namin sa puso ng anak mong minamahal, ngayong ginugunita namin ang kanyang pag-ibig na aming pinakikinabangan, kami naway pagindapating madaluyan ng naguumapaw na batis ng mga biyayang iyong bigay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nang bata pa ang Israel, siya'y aking minahal na parang tunay na anak at inilabas ko siya sa Ehipto. Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad. Kinalong ko siya, subalit hindi nila alam na ako ang nangangalaga sa kanila. Pinatnubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Ang katulad ko'y isang nag-alis ng busal sa kanilang bibig at yumuko ako upang sila'y mapakain. Nagtatalo ang loob ko at nananaig sa aking puso ang malasakit at awa. Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking poot. Hindi ko na muling sisirain ang Ephraim sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang banal na nasa kalangitan ninyo at hindi ako naparito upang magwasak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin.
tiwalang tiwala ako at wala untimang pangamba, sapagkat ang Poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magpasalamat kayo sa Poon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Umawit kayo ng papuri sa Poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito buong daigdig, mga anak ng Siyon. Umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayon, napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ngunit ngayon, tinatanggap niya tayong mga kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito, nagagalak tayo't nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya, ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Inibig tayo ng Ama, sinugo ang anak niya bilang panubos sa sala. Alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakita nito ang nagpapatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinasabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinabi sa kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Maligayang kapistahan ng kabanal-banalang puso ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang ating mga pagbasa ay nagpapaalala ng pagmamahal ng Diyos. At ang ating kapistahang ipinagdiriwang ang kabanal-banalang puso ng Panginoon, kumbaga dapat ipagdiwang at alalahanin ang pagmamahal na ito. Mga kapatid, meron ako naging kaibigang sundalo, frontliner siya kasi sniper siya. Isang beses, rescue operation ang kanilang ginawa. At talagang delikado kasi nasa unahan sila hanggang makuha niya yung bata na kailangang iligtas. Natural, tuwang-tuwa ang mga magulang sa sundalong ito. At nakakatuwa yung sundalong ito, napaka mababa ang loob. Meron pa siyang picture na kasama ang bata, nandun yung kanyang baril na para sa sniper. Iisa lang ang kanyang sinambit sa mga magulang. Alam niyo po, Mrs., Kuya, sabi niya, kami pong mga sundalo, buwis-buhay ang aming trabaho. Pero sana, aalagaan ninyo yung inyong anak. Sana, yung pinagbubuwisan namin ng buhay, bibigyan ninyo ng pagpapahalaga. Mga kapatid, upo, walang duda. Ang puong na Sereno, nagmamahal lubos-lubusan sa bawat isa sa atin. At ang kanyang puso na nariyan, tumitibok para sa bawat isa sa atin. Pagsasabi na ang Diyos ay tunay ngang pag-ibig. Ang debosyon sa mahal na puso ng ating Panginoong Hesukristo ay nagsimula nung siya ay magpahayag mismo kay Sister Margaret Mary Alacoc sa France. Naging madre, si Sister Margaret, meron siya mga pinagdaanan na hirap sa buhay. Maaga siyang naulila at alam niyo po yung kanyang naging buhay. Trinato daw siya na parang alipin ng kanyang tiyahin. Pero alam niyo po ang kanyang consolation, the Blessed Sacrament, yung pananalangin niya sa banal na sakramento. Na bandang huli, sa edad na 22, pumasok siya sa visitation order ng mga madre. Ayaw man siyang tanggapin at ayaw ng mga kamag-anak na siya'y magmadre, pumasok siya. At noong 1673, nagpakita unang-una ang Panginoong Hesukristo
na nagsasabi na magbigay ng pagpaparangal sa kanyang kabanal-banalang puso sa pamagitan ng First Friday Devotion. Kaya po, 1673, tapos 18 months pa ang sumunod, madalas magpakita ang Panginoong Hesukristo. Kung si Sister Mary, Sister Margaret Mary, ay naging mahirap yung kanyang karanasan, pero naging consolation niya ang ating Panginoong Hesukristo, sigurado ko, ganun din ang bawat isa na nandito. Amen? God is good all the time. Palakpakan natin ang Panginoon. Ako man po ay deboto ng Poong Nazareno at mahal na puso ng ating Panginoong Hesukristo. 4 years po ako na out of school youth. Imposible po na makapasok pa ako noon sa seminaryo. Pero may imposible ba sa Diyos? Kaya po, kapag inaalala natin ang mga pagpapala ng Diyos sa atin, tayo ngayon, kaya na ang buhay, malaki na, pero sa ating unang pagbasa, ipinapaalala dito sa aklat ni Propeta Oseas na ang Panginoon ay tulad ng isang magulang, nag-alaga sa atin nung tayo ay baby pa. Di pa natin kaya ang buhay. Noong bata pa ang Israel, siya'y aking minahal na parang tunay na anak at inilabas ko siya sa Ehipto. Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad. Kinalong ko siya, ngunit hindi niya alam na ako ang nangangalaga sa kanila. Pinatnubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Ang katulad ko'y isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig at yumuko upang sila'y mapakain. Dagdagan pa natin, nung tayo ay may sakit, unang-una, may lagnat, ano ang ginagawa ng ating magulang? Hindi sila matutulog. Laging mataas pa ba yung lagnat ni baby? Yung dalawa, magulang natin, nanay-tatay, nako, hindi yan matutulog habang ang baby ay hindi pa tulog. At kapag tayo umuha, hala, nandiyan kagad. Baka nagugutom o baka basa yung lampin. Magulang na nagmamahal, paano pa kaya ang Diyos na nag-alay ng kanyang sariling anak upang ibigay sa atin ang balita ng kaligtasan? Kaya mga kapatid, opo, tunay nga po na ito ay pagdiriwang ng pagmamahal ng Diyos ang puso na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Pero ang tanong, kung ang Diyos, ang Panginoong Hesukristo ay nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan, pinapahalagahan ba natin ang kanyang pinag-alayan? Ibig sabihin, ang ating sariling buhay. Iniingatan ba natin ang ating sarili laban sa kasalanan o sa mga bisyo na pwedeng magpagupo ng ating katawan? Binibigyan ba natin ng pagpapahalaga ang ating kapwa na sila man ay pinag-alayan din ng ating Panginoong Hesukristo ng kanyang buhay? Ang ating pangalawang pagbasa, opo, sana sa Epeso, pero ang nabasa ay maganda rin sa Roma. Sinasabi, kapag ang isang tao, meron tayong kaibigan, mabuti siya, pag-aalayan ba natin ang buhay? Sabi dito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, maaring may mga has sa taong mabuti na ibigay ang kanyang sarili. Pero pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig nang mamatay ang ating Panginoong Hesukristo noong tayo'y kanyang mga kaaway pa, noong tayo'y makasalanan pa. Totoong-totoo, sinulat ni Pablo sa mga taga-Roma, sapagkat noong tayo'y mahina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyari ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid o sa ating mga best friends. Bagamat
maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. So ibig sabihin, nagmamahal ang Diyos hindi dahil karapat-dapat tayong mahalin, kundi nagmamahal ang Diyos dahil siya ay pagmamahal. Amen? God is good all the time. Palakpakan natin ang Panginoon. Mabuti ang Diyos dahil siya'y mabuti. At tunay nga na dapat nating ipagdiwang ang kapistahan na ito. At sana nga po mapahalagahan natin ang pinag-alayan ng Panginoong Jesucristo ng kanyang sariling buhay. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya niya ipinadala ang kanyang bugtong na anak na kung sino man ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tumayo ang lahat. Ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may tatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, makakatawag tayo sa ating Ama nang may pagtitiwala sapagkat binuksan niya sa atin ang kanyang puso dahil kay Kristo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang simbahan naway maging kapani-paniwalang tanda at kasangkapan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga mag-anak naway mamuhay na mayroong tunay na pagmamahalan at pagkakaunawaan. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga nahihirapan at nabibigatan sa mga pasanin sa buhay, naway makatagpo ng ginhawa sa mapagbigay na puso ng ating tagapagligtas, manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga may sakit, naway makilala ang pag-ibig ni Kristo sa kanilang pakikiisa sa paghihirap ni Jesus. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kagalakan sa puso ni Kristo. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Sa katahimikan ng ating puso, ating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Ama naming mahabagin, tanggapin mo ang mga panalangin ito na iniaalay namin kaisa ng tinusok ng sibat na puso ng iyong mahal na anak na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Heart of Jesus, He can hide.
Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang di malirib na pag-ibig ng anak mong pinakamamahal upang sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan, ang inihahain namin ay maging kalugod-lugod na mga alay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili ng kami matubos, kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugot tubig ay masaganang dumanak, kaya't ang sambayanan mo'y dito nababanaag. Ito'y ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at ang kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagmalang na palirito sa halan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bering Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa pamagitan ng binyag, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Bilang isang pamilya, tayo tumawag sa ating iisang Ama. Ama langit, sumasalangit ka, sambahin pangalan mo, mapasamin ang kaaliwan mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng kami ngayon na aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Pagpapatawad natin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipaitulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng pagsama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating ibigay ang kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat.
Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, nag-alay ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan, papapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay ministers, sumunod po tayo at maraming salamat po. Kapanal-panal ang puso ni Jesus, upal na grasya na mabaw mo, kaya mang
Jesus, aking alagin, ako'y mag-iloob ko rin. Ang tangi kong hilig, puso ko'y mongko. Announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipinantutulong po ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Sino man ang buhay para sa sarili lamang, ang sinuman ang mamamatay para sa sarili lamang, tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kami niya. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Sa darating po na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para po sa mga batang 0 hanggang 7 taong gulang, handog po sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari po kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan po sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Para po sa mga katanungan at detalye, maaari po kayong magmensahe o pumunta sa Facebook page ng parokya. Ang huling pagpapatala po o pagpapalista ay sa June 18, 2024, araw po ng Martes. At mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan lamang po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pag-alabi nawa ang pag-ibig sa aming kalooban sa pagsasalo sa pagmamahal mo sa pagkikinabang at sa aming pagkaakit sa iyong anak araw-araw. Matutuhan nawa naming makilala siya sa katauhan ng aming mga kapatid sa iyong sambayanan. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo.
Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nila, mga imahin at mga dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo kasama ng inyong mga mahal sa buhay na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, binibintong ka namin, aral mo ang aming buhay at ligtasan. Jesus Nazareno, ligtas pa kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa gisag ng aking kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhatin ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhatin ka namin.